Japan. Alam nyo, itong mga DDS na anti-Marcos, sila po talaga yung threat sa kasalukuyan pong pamumuno ng ating mahal na Pangulo. Dahil mga traidor ang datingan ng mga ito. Ano? Nagpapaniwala kasi ito doon sa naging pananalita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na mahina ang Pangulo at kung ano-ano pang mga pasaring ang sinambit nito noong nakaraang halalan. Kaya nga, ang tinitingnan ko ngayon, kayo ba mga tol, sa tingin nyo ba weak president si Pangulong Bongbong Marcos? Kasi kung magkakaisa tayo na weak president si Pangulong Bongbong Marcos, edi payagan na natin pumasok. Sana mag-twist na yung polisiya ng ating gobyerno na huwag papasukin dito ang International Criminal Court. Pag hindi tumigil itong mga ICC, sana mapansin ng gobyerno, ano, nakasalukuyan, wala namang kwenta itong mga DDS anti-Marcos na ito, imbis na i-appreciate ang ginagawa natin para suportahan ang kanilang tatay, eto, tinitira pa rin ng ating gobyerno, papasukin na lang natin ang ICC. Ano? Huwag na natin paniwalaan si Vice, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at kasama niya pang 18 kongresista sa kanilang pagsusulong ng unequivocal support para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi papasukin ang ICC dito. After all, ang Pangulo ang masusunod. Ano kaya magbago bigla ang isip ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ano? Dahil wala kayong kumpay sa pagtira sa akin. O welcome na natin dito ang ICC, makipagtulungan tayo. At tingnan natin kung ano-ano ba yung mga ebidensyang available na sinasabi nila na meron daw bloody war on drugs ng nakaraang administrasyon. At kung may liability, ipapanagutin itong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto nyo ba yon, mga tol? Paki-comment nyo nga kung kayo ay gustong papasukin itong ICC dahil sa pinagagagawa nitong mga DDS na anti-Marcos. Kasi ako, nag-iisip na ako ngayon eh, na parang gusto ko nang papasukin. Binabalahura nila si Pangulong Bongbong Marcos, pati si Secretary Remulla. Kung ano-ano ang mga sinasabi nila kay Secretary Remulla, bakulaw, adik, bonjing. Samantala si Secretary Remulla ang nagtatanggol ngayon sa bansa sa international community para hindi makapasok dito yung International Criminal Court. Hindi nila ma-appreciate ang bagay na yon. Tapos idagdag pa natin dyan, kanina nag-vlog itong si Engineer Toto Kausing, eh parang nag-aalala sila sapagkat nararamdaman nila na parang gumagalaw daw itong dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso nitong si Gerald Bantag. Ayon sa vlog nitong si Kausing, eh parang nakikialam daw itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap na double murder case nitong si Gerald Bantag. I am not saying na totoo yan, ha. Yan ay vlog ni Engineer Toto Kausing. Sa piling niya, eh parang napakabilis daw po ng aksyon ng ombudsman dito sa kaso na isinampan nitong si Gerald Bantag. Samantala yung kanyang isinampang plunder hanggang sa kasalukuyan daw hindi umuusad sa ombudsman. Ito pong pagsasampan niya ng kaso ng plunder, ito po yung naging dahilan kung bakit po siya natanggalan ng lisensya bilang abogado sapagkat ipinost niya yung complaint sa kanyang Facebook, which is mali naman. Pero ang punto, bakit nga naman napakabilis umaksyon ng ombudsman? Ang ombudsman ngayon, si Nopuena, ang ating Secretary of Justice para sumagot doon sa kasong murder na isinampa sa kanya ni Gerald Bantag. Nakakatawa, no? Biruin mo, si Gerald Bantag ang itinuturo ng mga ebidensya ayon sa investigasyon ng NBI at saka ng PNP, may kakapalan pa ng muka na magsampa ng kaparehas na kaso at ibabato yung kanyang liability, di umano, kay Secretary Remulla. O bakit ganon kabilis ngayon ang aksyon ng ombudsman? Eh, alam naman natin ang mga nandyan sa ombudsman ay dating mga itinilaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang sapantaha o pakiwari nitong si Engineer Toto Kausing, eh pinapagana, sikreto daw nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para matulungan itong si Gerald Bantag sa kinakaharap na kasong murder. Kasi mga tol, kapag ka tinake ng ombudsman ang jurisdiction sa kaso ni Bantag, ang mangyayari po dyan, mabababa daw po yan sa ombudsman at mananatiling hindi umuusad ang kaso. At lalabas na parang justice denied, justice delay is justice denied. Ganun po yung pag-aalala nito ngayon si Engineer Toto Kausing para po sa
humihingi ng hustisya na pamilyang mabasa. But anyway, yan naman ay kanya lang naman pakiwari at hindi po natin yan alam kung totoo o hindi. Wala naman tayong makitang ebidensya sa ngayon na kumikilos ang dating Pangulong Rodrigo Duterte para tulungan itong si Gerald Bantag. Pero kung titingnan natin ang mga amuyong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte katulad ng mga abogado na si Attorney Sal Panelo at iba pang mga abogado at iba pang mga vlogger ng DDS, eh lahat naka-back up ngayon kay Gerald Bantag. Parang orchestrated ang kanilang kilos. In fact, meron pa silang mga grupo na kasali at GC na kinabibilangan na ito ang kanilang sasabihin sa harapan ng taong bayan, nang sa ganong nagkakaisa daw yung kanilang mga layunin, yung kanilang mga opinion at paniwalaan sila ng taong bayan. Kaya ang daming nauuto. Biruin nyo sa Facebook page ko, mga tol, ang daming mga comment na sinasabihan ako ng mga masasakit na pananalita. Kaya ang binabalik ko na lang na pananalita sa kanila ay tanga at bobo. Kasi ayoko nang makipagtalo sa kanilang mga argumento dahil walang mangyayari. Sabi nga, kung makapag-usap ko sa tanga, magmumukhang tanga ka lang din. Kaya instead na makipag-argumento ko sa kanila, sasabihan ko na lang sila ng tanga at saka bobo. But anyway, lumalayo tayo sa mismong topic natin. Ang topic po natin, weak daw si PBBM at dapat bang papasukin natin ang ICC dito sa ating bansa? Kapag ka nagpatuloy itong mga DDS na anti-Marcos, ako hindi ako magdadalawang isip. Walang mawawala sa atin. Ano, hindi mawawala ang suberenya ng bansa dahil lamang papasok dito ang ICC. Pero siyempre, pinaninindigan ng kasalukuyang gobyerno na ang ICC ay hindi dapat makialam sa internal affairs ng ating bansa dahil kumikilos naman at buo naman ang criminal justice process o system dito sa ating bansa. Yet, kapag ka itong mga DDS anti-Marcos na ito, hindi nila narespeto kung ano yung mga pulisiya na pinapatupad ng ating Pangulo, I will agree na dapat pumasok itong ICC. Ngayon, may post itong si Mr. Benji Contreras. Shinare niya yung artikulo na sinulat ng kanyang kapatid na si Professor Antonio Contreras sa Manila Bulletin. Pero dito na lamang tayo mag-focus sa kanyang post mismo. Total, kinopy-paste niya naman ito. Sabi dito nitong si Mr. Benji Contreras, sa loob lamang ng ilang buwan na pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang laban ay ngayon ay nasa pagitan ng mga kakampyurs. Ang mga kakampyurs, ito po yung mga DDS anti-Marcos at saka mga fake Marcos supporters versus yung mga true-blooded Marcos loyalist at saka supporters. Tayo po yun. Kayong mga loyalista at mga true-blooded Marcos supporters. Ang original daw na oposisyon, katulad po ng mga pink ni Robredo at ng mga yellow ng mga Aquino, ay nanonood na lamang sa atin ngayon. Totoo yun, tahimik lamang sila. Kasi kukunti lang din naman sila. Pati naman itong DDS na anti-Marcos, kukunti lang ito eh. Masyado lang mga maiingay. Ang maganda lang sa mga pink at dilaw ngayon, hindi sila buo kasi may mga dilaw at pink na yon na bahagi na ng administrasyon at nakikiisa na sa layunin ng ating mahal na Pangulo. Pero itong mga DDS na anti-Marcos, medyo buo pa ito. At wala itong ginawa ngayon kung hindi siraan ang ating Pangulo palabasin sa harapan ng publiko na ang mga pulisiya na sinasabi o ginagawa ng ating mahal na Pangulo ay hindi tama. Sabi pa dito ni Mr. Benji Contreras, ang mga Marcos loyalist at supporters ay patuloy na nagsusuporta at ipinagtatanggol ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamamahala mula sa mga kasinungalingan ng mga ito, mga black propaganda at mga paninira na o demolition job ng mga nabanggit po na tao hanggang sa magtapos ang termino ng ating pamamahala. Totoo yun, I agree. Kaya nga po, humahaba po yung buhok ko, di ba? Kasi nagkakaisa po tayo na tayo susuporta sa Pangulo hanggang sa June 30, 2028. But in particular, ito po yung panulat ni Mr. o ni Professor Antonio Contreras na kapatid po nitong si Mr. Benji Contreras. Titled po ito, Crack, Strange and Strange Alliances. Ano? Parang nagkaroon ng basag o malat at kakaiba at napakakaiba na parang pagkakasundo o sa pagitan po ito ng mga dating bumoto sa ating mahal na Pangulo, kung bumoto man sila,
at saka sa laban po sa ating mga supporter at mga loyalista. February 18, 2023. Medyo mahaba po ito, pero basahin po natin at subukan po natin ipaliwanag o i-translate sa Tagalog. Sabi dito ni Mr. Antonio Contreras, we have to call the elephant in the room. Ano? There is no need to quibble about it. It is a fact that former President Rodrigo Duterte, ang katotohanan daw po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay hindi naman po talaga nagpahayag ng kanyang suporta or nag-endorso man lamang sa kandidatura ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa katunayan, kinriticize pa nga ni Duterte si BBM noong panahon ng halalan. Nang mag-refer ang Pangulo, dating Pangulo, sa kandidato na mga tumatakbo sa pagkapangulo, nagpasaring pa siya na merong nagda-drugs. Tapos, syempre, ang naging konklusyon ngayon ng mga mapanirang kaisipan ng mga ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos, eh siya po yung tinutukoy dito nitong si Duterte. Although it should be made clear, sabi pa rito ni Mr. Contreras, na the former president did not in any way directly name his successor as that person. Diba? Wala naman talagang tinukoy si dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang kandidato na pangalan ay ganito sa pagkapresidente ay adik. Pero ang naging konklusyon ng mga tanga at bobo na naniwala sa kanyang kritisismo ay si Pangulong Bongbong Marcos iyon. Kaya lagi nilang sinasabihan na adik, gumagamit ng cocaine ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasalanan yon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung hindi siya nagbitaw ng ganong salita, hindi magiging tanga itong mga DDS na anti-Marcos. Tuloy pa natin. It is also clear that most of the diehard Duterte supporters or DDS may have been natural allies of the Marcos loyalist. Meron din naman kasi talaga na mga DDS na ngayon ay kapanalig po ng ating mahal na Pangulo. Yung iba po nga dyan, at marami pa dyan, nakaupo ngayon sa gobyerno eh. May mga undersecretary, assistant secretary, director. Yan po yung mga posisyon ng mga DDS na kapanalig ngayon ng ating mahal na Pangulo. Kaya dapat i-qualify po natin yung anti-Marcos. DDS na anti-Marcos. Doon po tayo tumutukoy, hindi lamang DDS supporter. Okay, tuloy pa tayo. But they were more united in the May 2022 election in their opposition to the candidacy of former Vice President Maria Leonor Robredo. Sa katunayan kasi mga tol, noong isinusulong ng mga DDS na anti-Marcos ang kandidatura nitong si Mayor Sara Duterte Carpio noon para sa pagkapangulo, eh ang projection lang nila, papayag si VP Sara. Eh hindi pumayag, kaya wala silang magawa ngayon, no choice. Either bumoto sila kay Isko Moreno o kaya bumoto sila sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. May mga nagsasabi, nabudol daw sila. Di ibig sabihin, yung mga nagsasabi kuno na nabudol sila, ang binoto nila si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi dahil gusto nila ito, kung hindi ayaw nila kay Leni Robredo. As simple as that. Ayaw nila kay Leni Robredo, kaya dapat matalo ito, iboto natin si Pangulong Bongbong Marcos, si BBM noong mga panahong iyon. Kapag ka nanalo na si BBM, panalo rin si BPSDC, patalsikan natin si BBM. Ganun mag-isip ang mga hinayupak na mga anti-DDS na to. Ang mga DDS na anti-Marcos na ito. Tuloy pa natin, many DDS voted for Marcos as a foil to her. Tama. Thus, the alliance was cemented not by solid affinities that are deeply rooted with common bonds. I agree. But more as an alliance of political convenience. Ayaw kasi nila kay Leni Robredo eh. Alam nyo, itong mga DDS na anti-Marcos, takot na takot ito makabalik ang mga Dilaw. Kasi pag nakabalik ang mga Dilaw, lahat ng mga kalokohan nila malalantad. Eh, pagdating sa kalokohan, nakatutuwa yung live streaming kanina ni Kaki Rocky. Napanood nyo ba yon? Yung mga Duterte legacy. Ang Duterte legacy, doon sa kanyang live streaming eh, Parmali deal, overpriced laptops, ito pong blunder ng 120 light rail vehicles kung saan 80 po dito hindi mapakinabangan dahil tinatagasan ng tubig at iba pa. Yun po yung kanyang live streaming kanina.
Oh, tuloy pa po natin ang binabasa ko. It also helped in cementing the temporary alliance when Marcos ran with then Davao City Mayor Sara Duterte. O ngayon, concluded na itong mga DDS na anti-Marcos, kaya lamang nakipagkaisa ito sa atin noong nakaraang halalan, ay para manalo si BPSDC. At kapag ka nanalo na si BBM, patatalsikan nila si BBM sa kaparaanan na hindi ko alam kung paano nila gagawin. Ano, bantayan po na natin yan. Kahit hindi ganyang kalakas ang puwersa nila, dapat maging mapagmatsyag po tayo sa social media. Kasi social media ang kanilang i-weaponize, definitely. Hindi nila hawak ang mainstream media. SMNI, wala. No go ang SMNI. Ang SMNI ngayon, hindi ganun kalakas ang faktor katulad nung nakaraang halalan dahil solido ang suporta natin sa SMNI. Ngayon, ang dami na sa inyo ang hindi na nanonood sa SMNI. Tapos, ang makatutuwa pa ngayon, ang mainstream media hindi masyadong critical sa ating mahal na Pangulo. Bakit? Kasi nakikita nila firsthand ang ginagawang pagsusumikat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napansin nyo ba ang Rappler ngayon kung binanatan nila si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi masyado. Si Rambo Talabong na palaging nagko-content sa kanyang TikTok at sa social media accounts pa niyang iba na ito ang mga Marcos, tumigil. Wala siyang ngayong mga content laban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasi nakikita nila na ngayon umiiral ang rule of law. At yan ang kinakatakutan ng mga DDS na anti-Marcos. Na kapag ka umiral ang law, rule of law, malalantad yung mga hinayupak na kalukuhan nila nung nakaraang administrasyon. Tuloy pa tayo. Sabi pa dito, and it did not take long after Marcos took his oath as president. Ay, hindi, lumagpas ako. But from the outset, there was no doubt in my mind, sabi ni Professor Antonio Contreras, that the alliance did not have a strong foundation and would soon crack. Tama! Kasi itong si Professor Contreras, kapatid niya, loyalista, pero ito, constructive thinker ito, mga tol. Huwag natin kaiinisan si Professor Antonio Contreras kung paminsan-minsan kinikriticize niya si Pangulong Bongbong Marcos kasi constructive critic siya. Ang kanyang loyalty para sa bansa, hindi para sa Marcos. Kaya kung meron siyang nakikitang bahagyang pagkakamali, karapatan niyang mag-criticize. Wala tayong magagawa doon. After all, we are all Filipinos and we are enjoying our freedom of speech and expression. Tama siya rito. Hindi magtatagal at makikita talaga ang mga tunay na kulay ng mga tao na ito. At yung relasyon na na-establish nung nakaraang eleksyon ng UNITIM ay mabubuwag. At ganun nga po, yung 6% na DDS na anti-Marcos, totally nagpakita na po ng kanilang kulay. Mga kulay na hindi mapagkakatiwalaan. Some people say, the victory of the unity ticket was not sufficient to transform the marriage of convenience between the DDS and the Marcos loyalists into a long-lasting alliance. Eh bakit ba nagkaganon? Alam nyo, Professor Antonio Contreras, ito naman ay aking obserbasyon lamang. Ano? Kaya nagkaganyan po dahil yung mga DDS na anti-Marcos na ito, kapit to po sa kapangyarihan. Yung gusto nilang manungkulan, eh yung mga previous appointee pa din ng dating Duterte administration. Eh hindi naman pwede yon. Lahat ng mga nasa ilalim ng pamamahala ng ating Pangulo serves at his pleasure. Pagka hindi ka pinagkakatiwalaan, eh lumayas ka dyan. Ganun lang kasimple yon. Eh ayaw sa inyo ng Pangulo, eh bakit nyo ipagpipilitan ang inyong mga sarili? Nung tinanggal ang direktor ng PDEA, gumawa sila ng kwento kasi nahuli daw ang anak nitong si Secretary Boyeng Remulla. Nung tinanggal si Bantag o preventively suspended si Bantag, sinasabi nila kasi gusto lang daw palitan nitong si Katapang. Eh kung hindi ba naman kayo mga tangango at saka mga bobo, eh gumawa na nga ayon sa NBI ng pagkakamali. Pagkarumal-dumal na krimen si Bantag, mananatili pa siya dyan sa pwesto niya bilang Bucor Chief. At iba pang mga pagkakataon, bakit daw hindi ni-retain si Secretary Artogade, bakit daw hindi ni-retain yung mga nakaupong secretary, kung hindi ba naman mga hinayupak tong mga tao na ito, kapag ka na-retain sa administrasyon, wala silang say kasi pabor para sa kanila. Hindi nila pinansin ang retainment ni Secretary Carlito Galvez nung ito ay magpatuloy sa kanyang panunungkulang bilang Peace Process Advisor. Hindi nila
kinriticize ang pagkakatalaga nitong si Secretary Delfin Lorenzano diyan po sa Zambales, sa dating kampo, base militar ng ating anang bansang Estados Unidos. Hindi nila kinikriticize ang pagkaka-reappoint bilang sa ibang posisyon ng mga undersecretaries, katulad nitong sila Liberan, ng mga nasa Secretary of Education ngayon, tapos hindi rin nila kinikriticize yung pagkakatalaga kapalit ni Professor Clarita Carlos kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Kasi mga mapagpanggap itong mga hinayupak na ito. Ano? Itong mga tao na DDS na anti-Marcos na ito, gusto nila, nananatili sila sa kanilang mga impluensya, sa kapangyarihan, which is hindi mangyayari sa ngayon. Eh kami nga, sa totoo lang mga tol, ang daming mga BBM vloggers ngayon ang nauoperan ng pagbabahagi sa Marcos administrations, pero ang daming tumatanggi. Hindi na ako magbabangkit kung sino-sino sila, pero marami akong alam na tumanggi dahil sapat na sa kanila ang ginawa nilang pagsuporta sa ating Pangulo nang wala pong iniintay na kapalit. Pero itong mga DDS na anti-Marcos na ito, mga ang kakapal na mga pagmumukha ninyo. Gusto ninyo palagi kayong may kapakinabangan kung bakit kayo nag-iingay ngayon. Okay, tuloy pa po natin ang sinasabi dito nitong si Professor Antonio Contreras. Sabi pa dito, tawa na natin ng konti. For many former DDS, Marcos is now the political enemy. Totoo. It did not help that Marcos took on a contrarian stance in relation to Duterte's trajectory in relation to China. Kasi alam nyo mga tol, ito ngayon ang ginagamit na pag-weaponize nitong mga DDS anti-Marcos eh. Yung pagiging matapang ng ating Pangulong Bongbong. Basahin nyo na nga lang ito, mga tol. Tatalo na ko sa aking isip ko na lamang. Basahin nyo po yung artikulo nitong si Professor Antonio Contreras sa Manila Bulletin. Doon nyo bubasahin, wag po dito sa post ni Mr. Benji Contreras. Kasi alam nyo, binabayaran si Professor Antonio Contreras ng Manila Bulletin at kailangan niyang mag-engage doon sa kanyang artikulo. Kaya kung gusto nyo pong basahin ito, i-click nyo po yung link ng Manila Bulletin at doon kayo sa artikulo mismo magbasa. Balik tayo sa mga hinayupak na DDS na anti-Marcos nito. Kayong mga DDS na anti-Marcos, hindi nyo matanggap sa ngayon na kayo'y wala na sa pwesto. Na ang mga enjoyment na ginagawa ninyo noon sa Malacanang in particular, hindi nyo na magawa sa kasalukuyan. Panapanahon lang yan, ika nga, weather-weather lang. Tapos na ang panahon ninyo at panahon na ito ng rule of law. Panahon na ito ng pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino. Panahon na ito ng oportunidad na maging mabuti ang Pilipino sa hinaharap. Pero sinisira ninyo. Ngayon, naglalayo ng ating Pangulo na maging matibay ang ating bansa sa anumang banta, external and domestic threat. Katulad ng ginawa nitong China noong February 6 by laser pointing sa ating Philippine Coast Guard. Naging matatag ang ating Pangulo dyan, taliwas sa naging posisyon ng nakaraang Pangulong Duterte na akala mo napakatapang sa pagsasalita. Pero pagdating sa gawa, magbabaw sa bansang China. Ngayon, pinatawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ambasador ng China. Eh, pero siyempre, sa part ng ambasador ng China, eh, makapagbibiro talaga siya kasi alam nyo, extension kasi ng isang bansa ang isang ambasador. Hindi mo talaga dapat yan isamon. Hindi mo dapat yan ipatawag kung hindi imbitahan mo. Kaya sabi ng ambasador sa New Era University, mas mabuti dito kasi I was invited rather than summoned. O yun, patama po yung kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kinakampihan natin si Pangulong Bongbong Marcos kasi kung nasasaktan sila sa naging approach ng ating Pangulo to summon the ambassador of China, eh mas masakit yung ginagawa nila sa anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, sundalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Coast Guard. Tapos yung sundalo niya, yung kanyang anak, mga kapatid natin, ama natin si Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyan, eh ibubuli ng isang malakas na bansa katulad ng China. Kaya hindi nakapayag ang ating Pangulo. O, sinamon niya instead na invite. Mas forceful kasi yung word na yon, yung approach na yon kaysa invitation. Lalabas na talagang pinapakita ng ating Pangulo ang kanyang otoridad, but not necessarily na ipahiya naman yung ambassador ng China. Kaya i-correct din natin yung ilang mga kapatid po natin na vlogger na sinasabi, sinabon, wala pong ganong pangyayari. Never na gagawin ng isang head of states na sabunin ang isang ambassador ng kahit anumang bansa.
nor sila sa ating ambassador. Dahil yun po ay extension ng leadership ng isang presidente, katulad po ng presidente ng China. Kapag ka sinabon mo ang ambassador ng China, parang sinabon mo na rin ang presidente ng China. At hindi yun gagawin ng ating Pangulo at hindi rin gagawin yun ng Pangulo ng China sa ambassador po natin sa China. Kaya dapat maunawaan po natin yun. Pero ang purpose kung bakit ganon ay para ipakita na tayo hindi po nanginiming makipagsalitaan, makipaglaban sa kung ano ang tama dito po sa atin. Hindi tayo magpapatakot dito sa bansang China dahil lamang sila ay malaking bansa at superpower. Makikita natin dito na meron po talagang political will ang ating Pangulo. Taliwas sa sinasabi nilang weak president si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi magagawa ng isang weak president ang pangyayari na siya ay mismong magpapatawag sa isang ambassador kung saan ang issue ay ang dispute ayon sa China diyan po sa West Philippine Sea. Pero sa ating bansa, walang dispute. Kasi sa atin yan eh. Ang problema lamang, nakikipagtalo itong bansang China na 600 miles ang layo mula po sa bansa nila diyan sa West Philippine Sea, samantalang tayo mahigit sa 100 milya lamang ang layo nito sa ating territorial land, ano? Sa ating kalupaan. O sino ngayon talaga ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea? Tayo. At sinasabi din sa international law na tayo talaga ang nagmamay-ari diyan bagamat ayaw itong i-recognize ng bansang China. Kaya para sa atin, walang dispute na nangyayari diyan kung hindi pangangamkam ng bansang China sa ating mga pag-aari sa West Philippine Sea. Pero siyempre, ang approach ng China, there is dispute. Kaya tama din naman yung punto ng kanilang ambassador na dapat mag-restrain ang bawat isa, do not do an act unilaterally that will escalate situations or that will compromise the armed forces of each country, ano? Hindi po pwede. Kasi bakit? Magkakagulo. Kahit sabihin natin mahina ang bansa natin, kapag tayo inatake ng bansang China, meron pong sasaklolo sa atin. Lalong-lalo na ako, naniniwala ako na i-honor ng Amerika ang Mutual Defense Treaty natin noong 1951. And more so, nagpahayag na ngayon ang mga malalaking bansa katulad ng Australia, Canada, New Zealand, Japan, ng pagsuporta at pagkundina kasama ang Germany diyan sa ginawa na laser pointing ng China na ngayon ay dinideny na nila. Noong una, they are saying that the actions of their Chinese Coast Guard is right. No? Hindi sila nag-explain bakit ito tama. Ngayon, sinasabi nila na hindi naman daw nagpapaliwanag na sila ngayon. Hindi naman daw yung military grade laser kung hindi isang commercially available na handheld laser that could measure the distance and speed of a particular vessel. Na hindi po sinasang-ayunan ngayon ng ating Philippine Coast Guard. Kasi sabi ng ating Philippine Coast Guard sa katauhan ni Commodore J. Tariela, hindi naman magsisinungaling ang mga Coast Guard. At napaka-illogical naman ang kanilang explanation na ito ay kinakailangan pang i-measure ang bilis at saka ang layo. Meron mismong built-in radar ang isang vapor. Yun ang pinaka-accurate to tell kung gaano kalayo at kabilis ang isang barko mula sa kanilang barko, ang radar. Radar, ano bang binin yun? Detection and ranging, parang ganun yun eh, no? Basta radio detection and ranging, parang ganun ang ibig sabihin ng radar. Ngayon, manumbalik tayo sa dahilan nila. Nagpakita pa itong ambassador ng China ng isang photograph na ito daw yung ginamit ng kanilang Chinese Coast Guard at hindi yung military grade laser kung hindi lang daw sukatin ang layo at bilis ng Philippine Coast Guard. Hindi tayo naniniwala doon. Pero siyempre, hindi na natin kailangan makapagtalo sa bagay na yon. Ang punto lamang, katulad ng pinagdidiinan ngayon, ang isang matapang na rin po, dahil matapang ang ating Pangulo, ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs na si Dasa. Si Ms. Dasa, Undersecretary Dasa, matibay ang kanyang pananalita na kung tayo'y kaibigan ng China, dapat din mas show goodwill at ituring tayo bilang isang kaibigan at hindi tayo binubuli. Ano?
hindi tayo naghahangad dyan ng kaguluhan. Walang bansa ang naghahangad ng kaguluhan. Eh, ang mga malilikot lamang at maruruming kaisipan lamang nila Sasrugando Sasot ang nag-iisip ng gera. Eh. Tayo hindi natin iniisip ang gera. Ang hinahanap ng ating Pangulo dyan ay solusyon. A peaceful solution. Kaya naman nag-come up ngayon ang China at Pilipinas sa isang agreement na i-utilize nila fully ang communication platform. Nang sa ganon, itong mga unwanted circumstances sa baba ay makarating kaagad sa taas. Ibig sabihin, makarating kaagad sa policymaker, which is the president of the China and our president. Sana mag-materialize yan. Hindi kailangan mag-escalate ang situations dahil ang gera, hindi po yan kanais-nais. Yan po, sa gera, lahat tayo talo. At hindi rin nanaisin ng bansang China nor ang Estados Unidos na maggerahan sila sa isa't isa. I agree with Thea Tan. Sabi ni Thea Tan, the economy of the China are interdependent. Ibig sabihin, nakabase po ito sa suporta sa bawat isa. Ang China, ang kanilang mga major clients ay mga Amerikano at ang mga Amerikano naman, marami din silang interest economically sa bansang China. May mga mag-aaral ang bansang China sa Estados Unidos at meron din pong mga manggagawa ang mga Amerikano na nagnenegosyo at the same time din sa bansang China. O, kaya hindi maglalaban yan. Bakit tayo magpapanik? Ano, ang kailangan lang natin i-control yung actions ng ating mga sundalo sa baba. Dapat manatili ang kanilang maximum tolerance. At the same time, ang Chinese Coast Guard dapat ilimit nila o wag nilang gawin yung pambubuli nila sa ating mga sundalo. Okay? Alam nyo, medyo napapahaba kwento ko pero sana naman kahit paano sa kwentuhan natin na yan, eh, nare-realize nyo ngayon kung ano ang gusto kong sabihin para sa inyo dito sa ating live streaming. Gusto ko lamang ipaalam sa inyo na hindi po weak, mahina ang ating Pangulo. Bagkos, ang ating Pangulo ay isang matapang na Pangulo, may paninindigan, pinaiira lang rule of law, at hindi natatakot kahit kanino. Walang kaaway, pero lahat kaibigan. So, maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabasa